sa magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kaibigan, mga ginigiliw po namin, mga taga-subaybay. Ating pong purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa pagkakataon po ito, sa muli pong pagbibigay niya ng pagkakataon upang tayo ay mag-aral sa ating pong lingguhang adult Sabbath School lesson na nakasentro po sa pag-aaral tungkol sa Biblia. Bago po tayo magpasimula, mga kaibigan, nais lamang po nating pasalamatan po kayo sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa programang ito. Nais po namin ipaabot po sa inyo ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa pagkakataong ito. Nais po nating pasalamatan at batiin ang ating mga kapatid dyan po sa Lancaster SDA Church na nakatutok sa atin lagi. Gayun din na mga kaibigan sa Baligang Seventh-day Adventist Church sa Kabaligan Bay. Gayun din po sa ating mga kapatid dyan po sa Malabon SDA Church. Gayun din ang ating mga kapatid dyan po sa Irisan Seventh-day Adventist Church dyan po sa Mountain Province Mission. Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Kami natutuwa na makasama po kayo, mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral. Tayo po ngayon ay nasa pang-walong pag-aaral na sa ating pong lesson, at ito ay may title po na Paglalang ang Hineses bilang Pundasyon. Ito ay pag-uusapan natin ang unang bahagi ng ating pong pag-aaral na ito, mga kaibigan. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong discussion, ay muli po namin kayong aanyayahan na ang programang ito ay mapapanood po ninyo bawat Lunes ng gabi sa inyo pong mga social media platform, sa ating pong Facebook account at sa ating pong YouTube channel sa Solid Rock Ministry. Mga kaibigan, patuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod sa pag-aaral sa ating pong Sabbath School lesson. Ngayon ay kasama po natin muli upang himayin ang pag-aaral sa linggong ito ay si Pastor Levi Perdon. Bago po natin pasimulan, mga kaibigan, tayo po muli ay manalangin sa pangunguna po ni Pastor Perdon. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po ay lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan, iniingatan at pinapatnubayan. Salamat po sa mayamang biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, lalo tigit sa malaking pagkakataon na ito na kami magkasama-sama sa pag-aaral po ng iyong banal na salita, yes, sa pamamagitan po ng aming Sabbath School lesson. Yes, Amang banal, aking pong dalangin na ang iyo po naman banal na Espiritu siyang muling manguna sa aming pag-aaral at patuloy na pagkaloobang kami ng karunungang nagbubuhat yan sa iyo sa kaitaasan ng kalangitan. Yes, upang sa ganoon ay makilala ka namin ng lubusan at malubos ang aming pag-ibig at pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, O Mang Banal, at patuloy na mapuri namin ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So mga kaibigan, yan po ay pasisimulan natin ang ating pag-aaral at sinimulan po natin sa isang panalangin. Sa ating pong pag-aaral ngayon ay nakatutok ang ating pag-aaral sa unang mga chapter po nitong Aklat ng Hineses. At ito ay mga foundation ng ating pag-aaral sa kabuuan ng Biblia o sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa mga unang bahagi ng Aklat po ng Hineses ay ibinigay sa atin yung mga tinatawag na major teachings ng doktrina sa Biblia. Halimbawa na lamang po dito ay ating mapag-aaralan ang tinatawag ng nature of Godhead in working in harmony as a father, as the father and the son. Kanya nga po, atin din pong makikita sa pag-aaral dito po sa unang bahagi ng Genesis ang tungkol po sa banal na espiritu. Gayun din po atin pong matutunghayan sa unang chapter po ng Genesis yung kung paano nilalang ng ating Panginoong Diyos ang sanlibutan, ang lahat ng mga narito, at ito'y nagtapos sa makabuluhang paglalang niya sa sangkatauhan. Dito rin po sa Genesis ay pinakikilala dito ang tungkol sa Sabat, ang banal na araw ng ating Panginoong Diyos, at ang origin ng kasalanan. Gayun din po ipinakikilala rin ang Mesiyas, ang plan of redemption, ang tinatawag din pong worldwide universal flood ay binanggit dito sa Genesis. Dito rin po sa Genesis ay binanggit ang covenant ng ating Panginoong Diyos sa atin. Gayun din po ang pagkakaroon ng iba't ibang mga wika at mga tao. Dito rin po ay pinag-uusapan din yung iba't ibang mga biblical chronology galing po sa paglalang papunta kay Abraham. Kaya po totoong ang Genesis ay talagang pundasyon ng pag-aaral ng iba't ibang aklat dito po sa Biblia. At finally, mga kaibigan, dito sa Genesis ay pinag-uusapan din po yung
power of God's spoken word na nakatala po sa Genesis 1. Gayun din po, pinag-uusapan din sa Genesis ang nature ng tao, nature of humanity. Gayun din po, nabanggit din dito ang karakter ng ating Panginoong Diyos. Nakukumpleto rin po ang pag-aaral sapagkat dito sa Genesis ay pinag-uusapan din po ang tungkol sa pag-aasawa, marriages between a man and a woman. Gayun din po ang stewardship ay narito rin po sa Genesis. At ang pangako at pag-asa, mga kaibigan, doon po sa bagong pagkalalang ay natinatawag nating new creation. Ito pong lahat ay mapatutunayan natin at nakabase sa mga unang chapters po nitong pag-aaral sa Genesis. Kaya ito po ang ating tutunghayan ngayon at sa susunod na linggo ang aklat ng Genesis. Bago po natin na tuluyang pumalaot doon sa ating pag-aaral, ito pong partikular na pag-aaral natin ngayong linggo ay meron lamang limang bagay tayong pag-uusapan. Una, in the beginning na binanggit sa unang bahagi ng aklat po ng Genesis. At ano ang mga mahalagang aral mula rito na pwede nating makuha? Gayun din po ay tatalakayin natin sa pag-aaral na ito yung tinatawag natin the days of creation. Yun ba ay literal o anuman ating pong pag-uusapan yan ngayon. Gayun din po ating pag-uusapan ang Sabbath at ang paglalang. Sabbath and creation. At ano ang kahalagahan itong Sabbath sa ating pong buhay ngayon? At ang pang-apat po ay pag-uusapan natin yung paglalang at ang pag-aasawa, creation and marriage. At ang panglima na huli natin pag-uusapan ay ang paglalang, the creation, the fall, at kung ano ang panukala ng Diyos doon sa cross. So, Pastor, napakahalaga nitong ating pag-uusap ngayong linggong ito. Napakahalaga po na ma-establish natin yung pagiging pundasyon nitong Genesis. Pastor, pag-usapan natin kaagad-agad itong in the beginning na unang binanggit doon sa aklat ng Genesis sa 1:1. Ano po ang mga mahalagang mga bagay na ating matutunan tungkol dito? Yes. Una sa lahat ay mayroon tatlong bagay na napakahalagang dapat na maunawaan natin dito. Una, yung bakit tayo ay narito. Bakit ba? Kasi ito ay matagal ng tanong, bakit tayo narito? At ano ang layunin? At ano ang kahihinatnan natin? Yeah. Yang lahat ng yan ay makikita natin sa pamamagitan ng pag-aaral dito sa unang aklat ng banal na kasulatan na tinatawag nating Genesis. Kasi yung salitang Genesis, ang ibig sabihin niya ay yung pinagmulan. At kailan nagsimula ang mundo? Sapagkat marami nga sabi, billion of years, million of years. Sa banal na kasulatan, ano nga ba? At alin ba ang mas madaling tanggapin? Yung bang billion, yung million, o yung sinasabi ng banal na kasulatan? At ang pangatlo, dito ay ipinapakilala yung tinatawag nating Trinity. Ayun. So kung babasahin po natin dyan sa Juan 1:1-3, ay makikita natin dyan yung unang dalawa sa Godhead. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Yan. So una, pinapakita rito na lahat ng bagay na narito ay ginawa ng Diyos. Hindi aksidente. Tayo'y narito hindi dahilan sa isang aksidente o kung ano pa man tsansa, kundi talagang pinanukala ng Diyos ang pagkagawa sa lahat ng bagay sa mundong ito, lalo't higit ang tao. Pangalawa, sinasabi diyan na ang Diyos pala hindi nag-iisa. Mayroon siyang kasama, yung tinatawag na verbo o salita na walang iba kung hindi ang ating Panginoong si Jesucristo, na siya raw yung kasama ng Ama, siya ay Diyos, at kasama ng Diyos. Kapag tinignan mo sa Hebreo 1:1-2, makikita mo rin diyan na muling binabanggit ito, pinatutunayan ng ating Panginoon na si Jesucristo ay kasama ng Diyos nang likhain ang sanglibutan. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan niya ay ginawa
ang sanlibutan. So, yan. Makikita mo no, na dito ay sinasabi na ang Diyos nagpahayag sa atin sa pamagitan ng mga propeta noong unang panahon. At ngayong huling panahon, siya ay nagpahayag sa pamagitan ng kanyang anak na siyang gumawa ng lahat ng bagay na ito. So makikita mo na yung ating Panginoon pala ay hindi lang pangkaraniwang tao na kagaya natin. Hindi siya special na tao, kundi siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang mahirap unawain, paano niyang nagawa na magpakatao samantalang siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya ang gumawa nitong mundo, siya ang gumawa ng araw, ng buwan, ng bituin, lahat ng mga nakikita natin. Ang ating palang Panginoong si Jesucristo ang gumawa nito. Pero nung siya parito sa lupa, nakita natin ganun na lamang ang kanyang pagpapakumbaba. Ang lahat ay dahilan sa kanyang pag-ibig, sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan, yun lang ang ating pag-asa. Ma-imagine mo kung gaano kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, pinapakilala dyan yung Ama, yung Anak. Subalit tigit dyan, ipinapakilala rin na mayroon pa silang kasama. Sa Genesis 1:2, mababasa mo dyan. At sabi po sa Genesis 1:2, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot ng kadiliman sa kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Yan, makita mo ano? Yung Espiritu ng Diyos kasama pa rin ang kumikilos doon sa ibabaw ng tubig. Habang ang ating Panginoon ay gumagawa. Yung Ama siya nagsabi, likain natin. Okay. Ginawa ng Panginoon yung paglikha at katulong yung banal na Espiritu na naroon din sa ibabaw ng katubigan at kumikilos na para makumpleto yung paglalang na ginagawa ng Diyos. So dito, sa unang mga bahaging ito, dito sa unang araw ng paglalang, ay makikita natin na ang Diyos talaga ay tunay na pag-ibig. Siya ay gumawa sa atin na talagang sinadya niya yung paggawa sa atin sapagkat mahal niya tayo at ibig niya na tayo ay mag-enjoy, kaya ginawa niya ang lahat ng bagay. At nung tayo ay magkasala, nanaog pa rito ang ating Panginoon si Jesucristo para tayo ay tubusin. At ngayon, bago siya umalis, ipinangako niya na isusugo pa niyang banal na Espiritu para makasama natin. So makikita natin, dito pa lang sa unang mga kapitulong ito ay nagpapakita na ng walang patid na pag-ibig ng Diyos at mangangalaga para sa atin. Sa makatuwid, Pastor, ay napatutunayan natin ngayon na talagang yung paglalang pa lang, yung palang buong puwersa, yung tatlong persona ng kadyosan ay involved doon. At kaya po na-establish natin kanikanina lamang na yung pong mga unang bahagi ng aklat na ito ay talagang napakalaki ng bahagi sa kabuuan ng pagtalakay sa mga katotohanan ng doktrina sa Biblia. Kaya nga sabi ay ito ang pundasyon. Ito ang pundasyon ng mga interpretation. Kasi ang pag-aaralan natin, how to interpret, paano natin i-interpreta ang banal na kasulatan. Kaya Pastor, puntahan natin yung pangalawa. Pag-usapan na naman natin yung tinatawag na Days of Creation. Yung araw, Pastor, sapagkat maraming nalilito po dito, maganda na ipaglingkod natin sa kanila. Ano ba yan, Pastor? Yan ba ay literal o tulad ng pagpapaliwanag ng iba? Kaya nag-arrive sila sa mga millions of years na pag-aaral. Yung iba nga, billion pa. Billion pa. So titingnan natin yung sinasabi rito sa banal na kasulatan sa Genesis 1:3-5. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti, at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay tinawag na gabi. Nagkaroon ng gabi, at nagkaroon ng umaga ng unang araw. So dito ay makikita mo no, na literal talaga, kasi yan sabi niya, gabi at isang araw. So ibig sabihin, 24 oras. So maliwanag na, literal na sinasabi. Pero yung iba kasi, sabi kasi doon sa kay San Pedro na ang isang araw ay isang libo. Isang libo. Day-year principle. Subalit dito ay napakaliwanag na gabi at umaga, isang araw. At pagdating doon sa 10 utos ng Diyos, makikita natin na nagpapatunay din ito na talagang
Literal. Tingnan natin sa Exodo 20:8 hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng mga gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw ang iyong anak na lalaki, ni ang iyong anak na babae, ni ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, mga dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. So, maliwanag ano, sabi, gagawa ka sa loob ng anim na araw. Uh-huh. Ay kung yung isang araw ay nangangahulugang libong taon, ni hindi ka makakaisang araw. Oh, yun nga. Pero dito siya sabi na, gagawa ka anim na araw. Ang ikapito ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. So dito ay napakaliwanag na ang tinutukoy talaga ay literal na, araw. Hindi yung libong taon o millions of years. Otherwise, paano makakapagpahinga? So ibig sabihin, mawawalang kabuluhan yung kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya maliwanag na pinag-uusapan dito, literal talaga. Yung kasing Hebreong salita na yom, ay ibig sabihin ay isang araw talaga. At yan ay paulit-ulit na binabanggit dito sa aklat ng Genesis na tinutukoy talagang isang araw. Literal na araw. At dito, pumapasok kasi dito yung problema, yung age of reason baga, pangangatwiran. Just imagine mo nga naman, papaanong mayayari sa isang araw lang, yung bituin. Araw, yung mga bituin, yung buwan, yung palang, hindi mo na mabilang kung gaano karami. Pagkatapos ay isang araw lang ginawa. So, kapag ang gagamitin natin at basihan natin ay yung ating sariling kakayanan ng ating isipan, hindi ay talagang hindi natin makayang maunawa. At maaaring sabihin natin ay baka nga millions of years. Pero dito ay maliwanag na talagang sinasabi ng Panginoon na literal na araw ito gawin. At alam mo, makakatulong sa atin kapag binasa natin yung panukala ng Diyos ng pagbabago sa tao. Kapag tinignan mo dyan sa 1 Corinto 15:52, makikita mo riyan yung pangako ng Panginoon sa pagtubos o sa pagbabago ng sanglibutan. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay nang walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Yeah. So makita mo, ano? Yung mga patay, mabubuhay, yung mga natirang buhay, ang sabi, isang kisap mata lang ay babaguhin lahat. So makikita mo kung gaano talaga kadakila ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Na magagawa niya sa isang kisap mata lang, isang saglit, isang pitik mong ganon, ay lahat ay nabago na. So, ganun pala kalaki ang kapangyarihan ng Diyos. Ganun kalakas ang kanyang kapangyarihan. Kaya hindi natin dapat na pagtakan. At isa pa, dapat talaga nating pagtiwalaan siya ng ating buhay sapagkat siya ay tunay na makapangyarihan at magagawa niya ang lahat ng bagay sa isang saglit lang kung kinakailangan. Kaya Pastor, napatutunayan natin uli na ang Genesis uli ay basihan itong doktrina nitong meron tayong dakilang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos na merong Sabat, literal days ang nandoon at ang pag-compute nito ay talagang 24 hours. At ang isang dahilan kung bakit hindi tanggapin ang tao yung isang araw ng paglalas sapagkat hindi natin kinikilala yung kapangyarihan ng Diyos. Ayaw natin ng ganun. Paano nga ba naman mangyari ito, mga kaibigan? Kaya nga po, na-establish natin na makapangyarihan ng ating Diyos na isang salita, isang kisap mata, ay pwedeng magawa ang mga bagay-bagay. Million maaaring mayari sapagkat ang Diyos ay gano'n na lamang ka makapangyarihan. Ayan, ngayon, Pastor, ay puntahan natin yung halos pagpapatuloy nitong pag-aaral natin tungkol sa Sabat and creation. Ano naman po ang magandang dapat nating matutunan tungkol po dito in relation uli doon po sa ating pag-uusap na ang Genesis ay nagbibigay ito ng mga pundasyon ng pag-aaral sa lahat ng Biblia. Yan. Kapag tiningnan mo kasi dyan, yung Sabat ngayon ay sinisikap talagang alisin ito ng taong. Kasi ito yung nagpapaalaala
ng kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng tao. Kaya dito, gusto kong basahin muna itong sinasabi rito sa lesson. Sabi, today the seventh day Sabbath is heavily under attack in secular society and in religious communities. This fact can be seen in the work schedule of global corporations, in the attempted change of the calendar in many European countries, designating Monday as the first day of the week and Sunday as the seventh day. And by the recent papal encyclical on climate change that calls the seventh day Sabbath the Jewish Sabbath and encourages the world to observe a day of rest to alleviate global warming. So dito, pag-aaralan natin, ano ba talaga yung tinuturo nitong tungkol sa Sabbath na ito? Bakit pinipilit na lituhin ang tao na gustong palabasin yung Linggo ang ikapitong araw? Ano ba ang significance nito sa buhay natin mga Kristiyano? Una, ang sinasabi diyan sa Genesis 2:1-3, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay na iyon. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain ng kanyang ginawa at nagpahinga siya sa ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng mga gawain na kanyang ginawa. So, ito po ay napakahalaga na itong ikapitong araw ay may pagpapala ng Diyos. Kaya ayaw na ayaw ni Satanas na ito ay manatili sa atin. Ayaw niyang tatanggap tayo ng pagpapala ng Diyos. At mamaya titingnan pa natin yan. Basahin muna natin doon sa Exodo 28:11 ang dagdag na informasyon patungkol dito sa kahalagahan ng Sabat na sinasabi. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang mga dayuhang nasa loob ng iyong pintuan, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Yan. So makikita mo, no? Napakahalaga pala nitong araw ng Sabat. Kaya ito ang ayaw na ayaw ni Satanas na mananatili sa ating isipan. Una, sapagkat ito ay nagpapakilala at nagpapaalala na ang Diyos mayroong Sabat. Ito ay Sabat ng Panginoon. Yung sabi kasi ng iba, ito ay sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Ang Bible nagsasabi, yan ay Sabat ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagpahinga, pagkatapos pinagpala na ito at pinakang banal. Yung salitang pinakang banal ay galing sa salitang kades na ibig sabihin ay to set aside, to separate, to appoint. Ito ay kanyang ihiniwalay, itinalaga at kanyang inappoint bilang isang napakahalagang araw. At ano yung kahalagahan yun? Tingnan natin sa Marcos 2:27. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Yan. So makita mo, ano? Bakit may Sabat ang Diyos? Napapagod ba siya? Ang sabi, hindi. Dahilan sa tao. Ibig sabihin, ang Panginoon, committed siya na kapag ikapitong araw ng Sanlinggo, andyan siya sa tao ang kanyang atensyon. Sabat niya ito. Kaya kapag yung binasa yung kasaysayan ng mga Israelita nung sila'y naglalakbay galing Ehipto papunta roon sa Kanaan, inabot sila ng 40 taon. At tuwing Biyernes, pinamumulot sila ng doble. Pag Sabado, walang darating na mana. Kasi Sabat ng Sabat. Panginoon. So maraming sumubok na pumunta ng Sabado, wala talaga silang nasumpungan. Kasi ang sabi, Sabat ng Panginoon. So walang ibinaba ang Panginoon na pagpapala nung araw na yun. Kasi ang pinakamalaking pagpapala na kanyang maibibigay sa tao, yung kanyang sarili. Itinalaga niya itong araw na ito ng Sabat para katagpuin ang tao. So mahalaga ito kaysa anumang mana, kaysa anumang pagkain, anumang kayamanan, mahalaga ito. Kaya ito ang ayaw na ayaw ni Satanas na mananatili sa isipan natin. Sapagkat ito pala ay itinalaga ng Diyos, inilaan ng Diyos para sa tao. Amen. So kaya napakalaga.
Kaya kapag binasa mo dyan sa Ezekiel, ang sabi dyan, ibinigay ko sa kanila ang aking Sabat para malaman nila na ako yung Panginoon na nagmamahal sa kanila. So napakabuti talaga ng Panginoon. Ayun mga kaibigan, napakaganda po. Ano? At kaya yan ay pinakabanal ng ating Panginoon at ayaw ni Satanas niyan, Pastor. Kaya tayo ay nagkakaroon ng problema dyan dahil gusto niyang sirain niya. Yes. So doon po tayo sa pang-apat. Pag-usapan naman natin, Pastor, yung pong creation and marriage. Ito, isa na naman itong maging basihan ng doktrina. Ano yung sinasabi ng Henes tungkol po sa paglalang at sa itong pag-aasawa? Yan. Kapag binuksan mo diyan sa Henesis 1:26-28, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito, magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So, napakahalagang uunawain natin ang panukala ng Diyos dito sa paglalang at sa marriage ay talagang napakahalaga. Una, babae at lalaki. Sapagkat ang gusto ng Panginoon maging katulad sa atin, sa ating larawan, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, yung kanilang unity, yung kanilang pagkakaisa, yung kanilang pagmamahalan at yung kanilang paggalang sa isa't isa, ito ang kinakailangang maranasan ng tao kung papaano ang mga bagay na ito. Kaya nilalang niya sila, lalaki at babae. Mm-hmm. Ngayon ito sinisira din ni Satanas. Ha? Hindi na lang lalaki at babae ang pag-aasawa. Oo, pag-aasawa. Mm-hmm. Pero napakahalaga ang sinasabi at itinuturo ng banal na kasulatan, kinakailangan lalaki at babae. Okay. Bakit? Ay kasi yung pag-aasawa, ang layunin ay procreation, hindi lang enjoyment. Kasama yung enjoyment. Pero ang pinakamahalaga rito ay yung pagkakaroon ng mga anak. Ano? So, kaya ang sabi diyan, kaya sila ay pinagpala para magkaroon ng maraming anak. Hindi lang sinabi, sige, magsama na kayo. Kundi siya sabi, magkaroon kayo ng mga anak, tapos pamahalaan ninyo ang lahat ng nilalang, mga isda, mga ibon, mga hayop, lahat ng halaman, pamahalaan ninyo. So ito ang layunin ng Panginoon sa marriage, na ito ay pilit din na sinisira ng kaaway. Kasi ayaw ng kaaway na magkaroon ng masayang lipunan. Alam mo, napakaliga kasi ito, na kinakailangan talagang magkaroon ng... Kasi walang, kapag kayo nag-asawa, ano ba layunin mo? Bakit kayo nag-aasawa? Di ba, masaya talaga na magkaroon ng anak. Yun ang nais ng Panginoon. Kasi, at sabi diyan sa 2:21 at hanggang 24 ay ng Henesis. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki at habang siya ay natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang ay kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki at ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Yan. Ito, so ito, sinasabi rito talagang lalaki at babae. At ito ay nilalang na magkapantay sapagkat galing sa katawan ni Adan. Kaya sabi niya, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Ibig sabihin, magkapantay kami. At hindi lang magkapantay, kinakailangan nagmamahalan kami at kinakailangan kami magkaisa. Kaya iiwan ang mga magulang ng lalaki at makikipisan sa kanyang asawa babae para magtatag ng panibagong pamilya. Pero hindi lang sila lang dalawa kasi hindi yun ang layo ni ng Panginoon. Kinakailangan magkaroon dalawa kasi gusto ng Panginoon maranasin natin yung kagalakan
ng procreation, ng magkaroon ka ng mga anak. Kagaya naman nila, ganun na lang ang kasiyahan na mayroon silang mga anak. Walang iba kundi tayo. Yeah. Panukala pa rin ng Panginoon Diyos na tayo ay maging masaya, mga kaibigan. At ito ay pundasyon na nakita natin sa aklat po ng Genesis. So ngayon, dito po tayo sa panghuli, Pastor. At ito po ang tinatawag nating paglalang, yung pagkakasala, at ano naman ang panukala ng Diyos sa kaligtasan doon sa cross. Yan ay pundasyon naman na nakalagay sa Genesis na hanggang sa lahat ng mga nakatala sa Biblia ay halos ubikot dyan sa isyong yan. Ano po ang sinasabi nitong aklat ng Genesis tungkol dyan? So ito po ay nagpapaliwanag sa atin bakit ang dami nating kahirapan. Kung ang Diyos pala ay makapangyarihan sa lahat, kung ang Diyos pala ay pag-ibig, bakit ang dami nating kahirapan ngayon? Ngayon, sinasabi dyan sa Genesis 2:15 hanggang 17, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ikaw ay tiyak na mamamatay. So makita mo na ang pag-ibig ng Diyos ay gayon na lamang. Naglagay siya lahat na ng magagandang punong kahoy, lahat ng masasarap na pagkain na ando na. Pero naglagay din siya ng isa raw na sabi, huwag mo itong kakainin, huwag mong ihipuin. Mm-hmm. Kasi sa sandaling kumain ka niyan, tiyak na mamamatay ka. Mm-hmm. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon ng kamatayan, ayaw niya na tayo may suliranin. Pero hindi naman niya tayo maaaring pilitin sa anumang magandang kanyang panukala. Mm-hmm. Kinakailangan mayroon tayong voluntaryo na pagsunod rito sapagkat hindi natuto ang Panginoon na lumika ng isang robot. Yes. Kung ang nilika niya ay robot, ay di pinindot mo kung ano i-program mo, kung anong gagawin, yun talaga ang gagawin nun. Pero ang nais ng Panginoon, tao, kagaya niya na mayroong damdamin, mayroong kapasyahan, at yun ang ibinigay ng Diyos para sa atin. Mm-hmm. Ang problema ay sila ay nagkasala. Kapag tinignan natin dyan sa susunod na kapitulo, kapitulo 3:1 hanggang 7, makikita natin yung malaking naging suliranin. At sinabi po sa Genesis 3:1 hanggang 7, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag mong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyong hihipuin, kundi kayo mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakikilala nang mabuti at masama. Kaya't nang makita ng babae ang bungang ng punong kahoy na mabuting kainin, nakakalugod sa paningin at na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mata at nalaman nilang sila'y hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. So makita mo, no? Dito ay kinakailangang magi tayong matalino kasi si Satanas ay kapag ka sinabi ng Panginoon, ito ang gawin mo, sabi, hindi pa pinapagawa yan sa iyo ng Panginoon. Pagkatapos pag sinabi ng Panginoon, buwag, naku yan nga yung maganda. Diyan tayo malimit na nabibiktima ni Satanas at diyan na biktima si Eva noong unang panahon. Kaya tayo ay nagdanas ng kahirapan. At hanggang ngayon, si Satanas hindi tumitigil na tayo ay makita niya na talagang tayo ay naghihirap, tayo ay nagtitiis, tayo nagkakasakit, tayo ay napapahamak. Mm-hmm. Ginagawa niya yan. Nung una, nung ako ay elementary pa, ay turo nung aming teacher, sabi raw nung mga scientists na galing sa Amerika, kawawa raw tayo mga Pilipino kasi ang liliit natin, kasi ang kinakain natin puro damo, kasi gulay lang. Ang importante ika yung protina,
Kaya kayo kung maliliit, mga kulang kayo sa timbang, mga malnourished ika kayo. Mm-hmm. Kaya kinakailangan kumain ng karne. So pinakain nga ng karne. Nung lumaki na, pati puso at pati tuhod, lumaki na rin, sasabihin ay lifestyle, mag-lifestyle change ka. Kumain ka kasi ng prutas at gulay. Ngayon ang sinabi ng Panginoon na dapat na kakainin natin. So yan patuloy ang ginagamit ni Satanas, dadayain ang tao, sasabihin ito maganda, yung sinabi ng Diyos na hindi maganda, sasabihin niya, yan nga ang maganda. Yan masustansya ay kaya, marami kang makukuhang vitamina dyan. Pero pagdating na ikay nagka-problema na, at saka kasasabihan, oh, ito, maintenance. Kung hindi maintenance, mag-change ka nga kasi lifestyle. Ng lifestyle mo. So, ganun si Satanas parating nagpapagod. Kaya ngayon, kung marami tayong mga suliranin, ang lahat ng yan, dahilan sa maraming tao ang hindi natutong sumunod sa sinasabi ng Diyos. So, bali, tatandaan natin, ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay mabisa at makapangyarihan. Pero ang kabutihan sa ating Panginoon, hindi niya tayo iniiwan. Ang sabi diyan sa Genesis 3:14-15, ito sinabi ng Panginoong Diyos sa Ahas, sapagkat ginawa mo ito ay isinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang, at ang iyong tiyan ay ipagagapang mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Yan. So dito ay ihinula yung magiging pagtubos na gagawin ng Panginoon. Amen. Na itong ikang babae ay manganganak ng isang sanggol na ito ang dudurog ng iyong ulo. Mm-hmm. Iyong dudurogin ang kanyang sakong, pero dudurogin naman niya ang iyong ulo. So dito po, ang Diyos ay hindi nag-discourage o kaya'y pinabayaan na lang ang tao, kundi siya ay nangako na darating ang araw ay kanyang tutubusin ang sanglibutan sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na magiging anak ng babae. At dito tinutukoy yung ating Panginoon kung paano siyang ipinanganak ng isang babae para matubos tayo. Oo, siya ay sinaktan ng Ahas, pero hanggang sakong lang yun. Datapot, darating ang araw, ang kanyang ulo ay dudurugin ng ating Panginoon. Kaya napakabuting tunay ng ating Panginoon, bagamat tayo rin nagkamali, tayo nagkasala, at patuloy na nagkakasala, nagkakamali, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagkukulang at parating na andiyan, nananawagan sa atin na magtiwala tayo sa Panginoon. Amen. Kaya mga kaibigan, ay napakaganda po ng ating pag-aaral. Muli nating napatunayan na talaga napakabuti ng ating Panginoong Diyos, at ang Genesis po sa pag-aaral sa Biblia ang pundasyon ng halos lahat ng mga katotohanan sa Biblia. Mga kaibigan, bago po kami magpaalam, ay nais po nating iiwan sa inyo ang ilan sa mga bagay na ating pong dapat na matandaan. Sa pag-aaral po natin ay pinatutunayan ng Biblia na tayo ay narito sa lupa sa isang makabuluhang kadahilanan, at ito ay hindi aksidente lamang. Pangalawa po ay ating napag-aralan na ang Diyos ay makapangyarihang tunay na natapos niya ang paglalang sa loob lamang ng 6 na araw, at ito ay ang paglalang sa buong sanlibutan. At napatunayan din po natin sa ating pag-aaral na ang pag-ibig ng Diyos ay gayon na lamang na naglaan siya ng 1 araw para sa atin. At ang panghuli po ay ating napag-aralan na dahilan sa kasalanan kaya tayo ay nakararanas ng kahirapan. Subalit huwag tayong mawalan ng pag-asa, sapagkat babaguhin ng Diyos ang lahat. Yan po ang ating mga napag-aralan ngayon pong linggong ito. Tutok lamang po kayo, sapagkat babalik po kami sa marami pang pag-aaral. So bago po tayo maghiwa-hiwalay sa pag-aaral po ngayon, tayo po muli ay mananalangin kasama po si Pastor Clebel. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, maraming salamat sapagkat hindi kami aksidente, kundi sadyang iyong ginawa. Palibhasang iniibig mo kami at minamahal. At maliban dyan, naglaan ka ng 1 araw sa 1 sanlinggo na iyong sabat na iyong itinalaga para sa amin. Sapagkat ibig mong ipadama sa amin at ipaalam sa amin, ipaalaalang palagi na hindi lang kami iyong nilikha, kundi kami ay iyong iniibig, iyong minamahal at iyong pinapahalagahan. O Amang Banal, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na patuloy na pinapaalala mo sa amin tuwing araw ng Sabat.
Salamat din po sapagkat ikay nangako na hindi katitigil hanggat hindi mo kami matubos mula sa kaaway at hanggat hindi mo madurog ang ulo ng kaaway na ito. O Amang Banal, tulungan nawa kami na patuloy na magtiwala ng lubusan sa iyo. Sundin ang lahat ng iyong mga tagubilin at ang iyong mga kautusan sapagkat ito ang magdadala sa amin sa magandang buhay at kapayapaan at higit sa lahat magiging kaming handa na tawaging mga anak ng Diyos at maging tagapagmana ng iyong banal na kaharian. Patawad po nawa lahat ng pagkukulang pagkakasala at pagbiyayaan mo po nawa ang lahat naming mga kapatid sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pag-antabay at muli po kami nag-aanyaya sa susunod po na Lunes. Ang ating pong pag-aaral ay may pamagat na ang paglalang, ang Ineses bilang pundasyon, ikalawang bahagi. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito.